ating pag-usapan ang iba't ibang mga bagay tungo sa malusog na pamumuhay. Let's Talk Nutrition! Let's Talk Nutrition! Isang sustansyang araw mga kanutrisyon, ako po si Roxan Tindaan from End of the Onion Chapter. At ako naman po si Bernalyn Calay ng National Nutrition Council Region 1. Ayan, so narito na naman po kami upang mapag-usapan ang napapanahong isyo tungkol sa health, lifestyle at nutrition. Ito po ang Let's Talk Nutrition. And kumusta, kanutrisyon Roxan? Mabuti naman po, kanutrisyon Berna. Ikaw naman, Ma'am Berna, kumusta ka? Kumusta naman dito sa NNC? Okay naman po. So tuloy-tuloy pa rin po ang ating pakikipag-ugnayan sa ating mga partners and as well sa mga LGUs. Sa ngalan pa rin po ng nutrition. Ayan, oo nga pala. Shout out pala sa ating mga nanonood po sa YouTube and Facebook. Hello po sa inyo. Hello sa inyong lahat. So ikinalulugod po namin kayo na makasama muli sa panibagong episode po ng Let's Talk Nutrition. Yan, correct ka dyan ka Nutrition Brain na ano. So nasa 7th episode na tayo ngayon at balita ko naging very informative ang naging talakayan last Friday mula sa ating special guest. Tumpak ka dyan ka Nutrition Roxan dahil si Regional Director Irma Yapit from PopCom Region 1 ang ating naging panauhin last week kung saan niya tinalakay ang family planning, adolescent health and development, and 100 millionth baby na for sure ay maraming natutunan ang ating mga manonood. So para po pala sa ating mga viewers na na-miss ang 6th episode ng Let's Talk Nutrition, mapapanood pa rin po ito sa official Facebook ng National Nutrition Council Region 1 at sa ating YouTube. Ayan, so nako ka Nutrition Berna, mas lalo tuloy akong na-excite for this episode dahil napakaswerte din natin, no? At tayo ay pinaunlakan ng ating isang special guest. And tama ka dyan ka Nutrition Roxan, kaya naman live na live po dito sa National Nutrition Council Regional Office 1 upang pag-usapan ang staying physically active in the new normal. Please welcome Miss Glenda May Angyok from PDOHO La Union. Yes. Hi, ma'am. Hello po. Hello, ma'am. Yan. Isang masustansyang araw sa iyo, Ma'am Glenda, ano? Yes po. Good morning po. Good morning po sa ating lahat and then good morning po sa viewers natin in their homes or in their offices. Happy listening po tayo. And so ngayon pa lang po, ma'am, ay nagpapasalamat po kami kasi alam namin na marami kayong ginagawa and also being a public servant ay napaunlakan pa rin po ang aming imbitasyon para makasama ka namin sa talk show po ngayong araw. Yes, ma'am. Ayan. Thank you for the invitation. Yes, ma'am. So dahil alam naman natin na excited na ang ating mga manonood, ay simulan na po natin ang ating talakayan. So ready na po ba kayo, ma'am? Sige, ma'am. Ayan, ready-ready na si Ma'am Glenda, ano? So, since ang topic natin ngayon ay staying physically active in the new normal. So, Ma'am Glenda, ano po ba yung epekto o sakit na makukuha po natin kapag kulang po ang isang tao sa physical activities o pag-e-exercise po? Yes po. Kapag kulang po ang isang tao sa physical activity o pag-e-exercise, mataas po ang posibilidad na siya ay magkaroon ng high blood pressure, high cholesterol, type 2 diabetes, and then obesity po. Na paglalo po natin pinabayaan ay magsasanti pa ng sakit sa puso. Sa type 2 diabetes po kasi, ang physical activity ay nakakatulong upang makontrol ang blood sugar, blood pressure, and then nakakatulong po na pababain ang low density lipoproteins or bad cholesterol. Na pag ito po ay na-control natin, pwede po nating maiwasan ang pagkakaroon ng type 2 diabetes. And so talagang ang pagiging physically active ay nakakatulong para hindi po tayo magkaroon ng mga non-communicable diseases. Yes. Yes po, yan. So, ano-ano naman po yung mga benepisyo kaya na may dudulot ng physical activities or exercises po sa ating mga sa ating pangangatawan? Maliban po sa maiiwasan natin, ma'am, ang mga sakit na nabanggit kanina, ang physical activity ay nakakatulong para pagtibayin lalo ang ating mga buto, muscles, and joints.
na siyang sumusuporta sa ating katawan at siyang tumutulong sa atin para tayo ay makagalaw. At para din po sa mga nakakatanda, ang pag-ehersisyo po ay nakakatulong na i-improve ang abilidad para sa araw-araw na gawain at para pa maiwasan ang pagkahulog at pagkabagsak. Nakakatulong din po ang pag-exercise o physical activity upang mapanatili natin ang ating tamang timbang. Ayan, so marami talagang magandang epekto, no, yung pag-exercise natin. So, ano naman po ba, Ma'am Glenda, yung epekto po ng pag-exercise na sa mental at emotional well-being ng isang tao po? Yes po. Alam po natin na ang physical activity is not only good for our body but also great for our mind. So, ang physical activity po ay nakakatulong sa pagpapalabas ng ating endorphins o tinatawag natin feel-good hormones. Ito po yung tumutulong sa atin para mag-release ng happy hormones po yung brain natin. And then, ito rin po ay nakakatulong sa pagpabababan ng mga negatibong epekto ng stress. Maliban po dito, ang physical activity rin ay nakakatulong na itaas palalo ang ating self-confidence, i-improve ang ating mood, at nakakatulong din po ito na mapababa ang sintomas ng mild depression and anxiety. Ayan, so may mga happy hormones talaga na nilalabas yung ating katawan kapag tayo ay nage-exercise. Ayan. So nagiging happy yung din yung ating mind, yes, well as yung ating body. Ayan, so since nabanggit na rin natin ang mental health, siguradong maraming mga naging pagsubok din kasi nga sa COVID-19. So para naman po sa mga ano nagnanais na magkaroon na ng tips para maging mas physically active pa sila ngayong new normal, may advice po ba kayo sa kanila? Yes po, meron po tayong tatlong tips na may ibibigay sa mga nagnanais maging physically active this new normal. Unang-una po, focus po tayo sa gusto nating gawin. Focus po tayo sa gusto nating gawin and then maghanap po tayo ng joy dun sa gagawin natin. Hindi po kailangan nating i-overstress yung sarili natin para maging physically active tayo. Pwede po tayong maglakad sa umaga, sa hapon, and pwede rin naman po isabay natin yung paglalakad natin kung busy tayo sa pag-aaral at sa pagtatrabaho. Second naman po, kung gusto niyo po ng may kasama, mas maganda po na be active together. Yes po. And then, last po natin, finding activity that works for you and that you enjoy. Kanina, nasabi natin na focus tayo sa gusto natin gawin. So, dapat idagdag natin dun sa gusto natin gawin yung dapat umaayon sa atin. May nakukuha tayong benefit dun. So, pag yung example, meron tayong exercise na ginagawa pero wala naman kayong nakikitang improvement sa sarili nyo after 2 weeks or 3 weeks, mas maganda po na palitan na lang natin and then ibayin natin para po may makuha tayo dun sa exercise natin. Mabenefit po yung katawan natin. Ayan, so ano no, ngayong panahon talaga nakakatamad no, Ma'am Berna, na mag-ehersisyo. Pero kailangan nating maging physically active na, sabi nga ni Ma'am Glenda. So siguro para din ma-motivate tayo, maganda rin na mag-aya tayo ng makakasama para at least mas lalo tuloy tayong ma-motivate. So Ma'am Glenda, tanong ko lang po, kailangan po bang pumunta sa gym or mag-high ng fitness or gym instructor para maging sapat ang Hindi po kailangan natin pumunta ng gym o mag-hire ng fitness instructor. Unless gusto po natin ipump talaga yung muscles natin or gusto natin ma-form yung body natin into something na gusto nating body goals. Pero pag yung gusto po natin is to stay physically active, pwede po natin gawin yan by walking. Kanina nabanggit natin maglakad sa umaga or sa hapon. Also, cycling. Kung meron po kayong bisikleta, pwede naman po kayong mag-bike doon. Or jogging. Kung ayaw nyo po ng walking, jogging kayo. Kasama nyo po ng family ninyo. Maging family bonding na rin. Tapos, kung gusto nyo po ng mas intense pero sa bahay lang, doon po natin gagawin yung bodyweight exercises. Yung bodyweight exercise po natin, pinatawag natin, yun po yung mga push-up, sit-up, planks, and then squats. Ganun po yung gagawin natin kung gusto natin ng home workout activities. And then, kung gusto pa po natin maging mas productive yung home workout natin, marami po sa YouTube, kung kayo po nag-YouTube, madami pong guides doon na pwede nating panoorin and then gawin at the same time sa bahay natin. And
agree tayo dyan, ma'am. So, pwede tayong mag, kumbaga sa bahay. Marami namang mga YouTube or mga YouTube videos na pwede nating sundan. Pero, dapat lang din po na alalahanin natin na dapat safe pa rin yung ating ginagawang mga routines or mga physical activities. Ayan, so ang dami na nating mga napag-usapan na mga tips tungkol sa pagiging physically active na ngayong new normal. Ayan, so sa pagbabalik po ng Let's Talk Nutrition, ayan, sana na dyan pa rin po kayo. There, mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ang dapat para malusog kayo ni baby. Remember, mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrition, yan ang tamang solusyon. I like it. Nakiwan ako. Oh, yan ang tamang paraan. Tamang solusyon. Yan ang tamang solusyon. I like it. Nakiwan ako. Oh, yan ang tamang paraan. Boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki. Grow food na handa mo. First 1,000 days, importante. Healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby. Makinig sa sinasabi. Tamang nutrition. Yan ang tamang solusyon. Ayan, so nagbabalik po ang 7th episode ng Let's Talk Nutrition. So bago po tayo mag-resume sa ating talakayan, ay may pa-shoutout tayo para sa mga viewers natin today. Ayan, so unahin ko po, shoutout kay Ma'am Jaylene Diaz. Hi Ma'am! Sunod po si Ma'am Ermi Agbuya. Hello po. Ma'am Elena Matabang. And si Ma'am Florida Alvendo. And of course, kasama rin po natin. Shoutout din po kay Ma'am Len Ansagay. Baka may pa-shoutout din dyan, Ma'am. Yes, marami pa. Ano, may 5 pa dito na i-shoutout natin. So, ayan. Shoutout po kay Miss Remy Nidoy. Hello po. Elizabeth Campos. Ayan. So, at saka kay Ma'am Erlinda Nuesca. Franilia Madrid. And Miss Lorena Capigon. Ayon, hello po sa inyong lahat at sa lahat po ng nanonood ng episode ngayon. Good morning po sa ating lahat. Yan. So, ituloy po natin ang ating talakayan. So, Ma'am Glenda, may maipapayo po ba kayo sa mga taong gustong mag-exercise ngunit sobrang busy pagdating sa trabaho at pagka-uwi sa bahay? Yes po. Kasi nga po, iba-iba naman ang oras natin at iba-iba yung activities natin in a day. So, pag kayo po ay busy sa trabaho at sa bahay, pag ang bahay po ninyo at ang place of work ninyo ay malapit lang, pwedeng lakarin na lang po. Or kung ang bahay nyo ay malapit dun sa bus station, tricycle station, or jeep station, yun na lang po yung lakarin natin pa-uwi at papunta. Enough na po kasi ang 30 minutes a day na para tayo ay maging physically active. So pag yung building run po natin yung
place of work natin, yung building natin is mas maraming stairs, yun na lang po yung lakarin natin instead of taking the elevator kung ma-elevator man or the lift if your building has a lift also. Yun po, that's enough for us to be physically active if we are busy in our lives, in our daily lives po. Ayan, so kahit busy tayo, find ways ano to para makapag-exercise tayo. So kahit kahit alam natin na yung pupuntahan natin is malapit lang, lakarin na lang po natin. Huwag na tayong mag-tricycle. Ayan. So sa mga elevator na din, maglakad na lang po tayo. Ayan. So ngayon naman, Ma'am Glenda, kapag naman na nagka-COVID-19 at nasa isolation, paano kaya magiging physically active pa rin? Yes po. Pag tayo po ay nagka-COVID-19, yung main goal po natin doon is to recover from the virus. So, pag yung katawan po natin ay hindi kaya ang physical activities, kahit na yung walking lang, yung main goal po natin doon mag-recover, pwede na lang po tayong mag-rest muna. Huwag muna po tayong mag-physical active. Pero pag kayo naman po ay asymptomatic and then nasa isolation room kayo, tas kaya naman po ng katawan ninyo ang physical activity, pwede naman po short distance walk na lang po sa room ninyo, within your room, or stretching kayo, stretching minsan, and then pwede rin yung standing still, which is tatayo po kayo 15 minutes and then gagalaw after, and then tatayo din ng 15 minutes. Ganyan naman po, pag kayo ay nasa isolation facility po. Ayan, so pwede pa rin gawin yung mga physical activity na mga yon, mga nasabi ni Ma'am Glenda. Kasi nga, since isolated kayo, siguro baka nabuburyong kayo, mag-exercise na lang po din. So, ayan. So, Ma'am Glenda, para din naman po sa mga nagbabalak na mag-start, mag-exercise, baka may mga tips po para ma-motivate po sila na magsimula, na maging physically active. Yes po. Pag gusto po natin maging physically active po in our daily lives, dapat yung goal natin is alam natin kung paano sisimulan. Dapat yung goal natin, smart goal siya, no? Specific. Ano yung gusto mong goal? Dapat alam mo na yung goal mo. Specific ka. Measurable. Dapat alam mo kung paano kunin yung goal mo. Attainable. Dapat nagawa mo or magagawa mo yung goal na gusto mo. Next is relevant. Dapat yung gagawin mo na physical activity or any activities, related siya sa goal mo. And then, time-bound or time-limited. Dapat set na kung kailan mo matatapos yung goal for you to have a new goal na rin on staying active. Yun lang po. Smart goals po. Okay, ayan. So, kailangan daw magkaroon tayo ng goals, ano, na it contains the SMART, yung SMART goals na nabanggit po kanina ni Miss Glenda. So, gaano naman po katagal ang pag-i-exercise sa isang araw, Ma'am Glenda? Yes po, ang recommended po by World Health Organization, 150 minutes a week. So, kung gusto po natin everyday tayo, straight 7 days, ihahati po natin yun ng 30 minutes everyday. Pero pag hindi po natin kaya ng everyday exercises, pwede po nating hatiin yun 3 times a week. For example, ngayon po, ngayon, mag-exercise kayo 50 minutes, and then the other day, rest muna kayo. Then, the following day, dun kayo mag-50 minutes, rest again, and then 50 minutes, makukompleto po natin ang 150 minutes per week na recommended na World Health Organization. Ayan, so, kumbaga, 30 minutes a day, average. So, 30 minutes a day is okay, yes, para mag-exercise. Ayan. So, ma'am, ano-ano naman po yung mga pagkain po na dapat kainin kapag nag-exercise? Yes po. Yung mga pagkain dapat natin kainin pag tayo ay nag-exercise, very controversial to naman. In any social media platforms, controversial to. Kasi ang daming diet. Fad diets. Di na natin papangalanan yon, yung mga fad diets. Pero, pag tayo po ay nag-exercise, recommended po na i-follow natin yung Pinoy plate. Yung pinggang Pinoy. Yun po ay recommended para sa mga normal Filipinos. Yung mga walang comorbidities or walang ibang nararamdaman. Kung yung lagay po ng food plate natin, go, grow, and glow. Meron na po dun yung carbohydrates natin, or rice, kung ayaw natin ng rice, tinapay, or noodles.
dagdag na rin po natin yung gulay at prutas natin. And for our protein, kahit ano po na protein natin, isda, karne, itlog. Pero kung tayo po ay vegetarian, that is po, ipupunta natin yung substitute na munggo, tofu, or tofua for our protein. Yun po yung recommended na kakainin natin pag tayo ay nag-e-exercise. Pero wag po natin ililimit yung kinakain natin. So, pag-exercise natin, and then, pag gusto talaga natin mag-diet, dapat yung kinakain natin, enough siya. Hindi natin nakikil yung hunger after natin kumain. Kasi ang healthy diet po, dapat hindi ka nagugutom pagkatapos mong kainin yung pagkain mo. Unless talagang hindi ka kumain ng isang araw, makikil mo yung gutom. Yun po yung recommended na kakainin pag nag-exercise man or hindi. Unless po pala na meron yung doctor restrictions naman. Meron po yung restrictions na binibigay yung doctor natin. Yun na lang, yun po yung ipa-follow natin. Para po maging physically active tayo. So, laking tulong talaga ng mga tools, nutritional guidelines, kagaya nga po ng ating Pinggang Pinoy. Para po maging guide natin sa pagkain natin sa isang buong araw. Ayan, so yan, nasabi na rin ni Ma'am Glenda na ang pagkain ng tama at sapat ay kapartner talaga ng pag-exercise. So, kumbaga, magkasama yun. Ayan, so, ayun, ano? So, narinig naman natin yung sinabi ni Ma'am Glenda kanina na always observe in our plate yung Pinggang Pinoy na tinatawag natin. Kumbaga, sa plato natin, dapat meron pa din carbohydrates, protein, and then source of fats. Kasi minsan kasi napapansin ko sa mga ibang nag-exercise or nag-diet na tinatanggal yung carbohydrates sa kanilang plato. Yes. Which is not, parang sometimes it is not recommended, ano? Kasi kailangan pa din naman ng carbohydrates ng katawan natin, no? So, always consider the Pinggang Pinoy. And of course, eat variety of foods also, ano? So, ayun po. So, Miss Ma'am Glenda, any last message po para sa ating mga manunood upang kanilang masimulan at tuloy-tuloy ang pagiging active sa panahon natin ngayon? Yes po. For being physically active po, hanapin po natin yung magpapasaya sa atin. Huwag po natin pipilitin yung physical activity na sinasabi nila, pero hindi naman tayo masaya doon sa gagawin natin. Kung yung nagpapasaya po natin sa atin is biking, physical activity, that's enough. That's good po for our physical activity. And then, dapat huwag natin kakalimutan, uminom rin ng tubig. Of course. Oo po. Okay, ayan. So, ayan, narinig naman natin yung sinabi ni Ma'am Glenda, ano? So, ayan, tuloy-tuloy pa din natin sana or let us stay physically active para at least, ayun, makaiwas tayo sa mga sakit. And of course, para din to strengthen our body, okay? Or our immune system, lalong-lalo na ngayon, nasa pandemic tayo, yan. So, kailangan natin talaga na strengthen also our immune system. Ayan. So, may mga nasabi nga kanina ni Ma'am Glenda na dapat maging smart yung ating ginagawang pagpili ng ating physical activity, and at the same time, dapat kumain tayo ng tama. Ayan. So, maraming salamat Ma'am Glenda sa oras na binigay mo sa ating talk show for today. Ayan. So, sigurado kami na maraming natutunan ng ating mga tagapanood ngayon. Yes, ma'am. Thank you ulit po sa invitation. Okay. Ayan, muli, Ma'am Glenda, nagpapasalamit po kami ng maraming sa inyo. Dahil binigay po ninyo yung oras for this nutrition talk. Yes, ma'am. Thank you. And then, thank you din po sa mga viewers na nanonood. Thank you, ma'am. Ayan, so talaga namang makabuluhan ang naganap na talakayan natin ngayong araw. Diba, ka-Nutrition Roxan? Tama ka dyan, ka-Nutrition Berna, ano? So, pero alam mo ba na hindi lang tayo matututo kada episode, kundi may chance pa na manalo ng 100 pesos worth of cellphone load, ano? Ang ating mga manunood by just answering one simple question na hango rin po sa ating ginawang talakayan sa episode na ito. Tumpak ka dyan, ka-Nutrition Roxan. Yan. So, congratulations po pala sa ating last week's episode winner na si Miss Rehelinda Awitin. Congratulations, ma'am.
Ayan, so huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Ito na po ang ating katanungan for the day. Gaano katagal dapat ang pag-e-ehersisyo sa loob ng isang linggo? Uulitin ko po, gaano katagal dapat ang pag-e-ehersisyo sa isang linggo? Ayan, so sigurado ako nakuha na natin yung tanong. Ano? So para manalo tayo, ano, i-comment lang po ang inyong sagot at mag-tag ng tatlong kaibigan sa comment section at i-like and i-share ang post na ito. Huwag din kalimutang i-like ang official Facebook page ng National Nutrition Council Region 1. Ayan, so pipili po kami ng isang mananalo via electronic random sampling. At sa susunod na linggo ay ipopost po namin kung sino ang isang maswerteng nanalo ng 100 peso worth ng cellphone do. Kaya ano pong inaantay natin? Join na po kayo mga ka-nutrition. Yes, join na kayo. Ano? So, huwag po nating kalimutan na abangan sa susunod na linggo ang isa na namang Let's Talk Nutrition episode. Ano? So, muli ako po si Roxan Tindaan from End Up La Union Shop. At ako naman po si Bernalyn ng National Nutrition Council Region 1. At ito po ang Let's Talk Nutrition. Paalam!